Magandang umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang asthma. Ang predisposing factors ay ang mga kadahilanan na nailalagay sa malaking tsansa ang baga sa pagkakaroon ng asthma. Ang precipitating factors ay ang mga kadahilanan na mayroong direktang ambag sa pagkakaroon ng asthma. Ang precipitating factors ay ang mga allergens or antigens tulad ng indoor allergens, factory allergens, environmental allergens, drug allergens, and food allergens. Ang stress naman ay masasagap ng pons at maipasa sa medala oblongata na siyang konektado sa paggagalaw ng baga tulad ng inhalation and exhalation. Sa pagkakataong ito, ang reactive signal na galing sa medala oblongata ay ang pagkakaliit ng mga tubo na dinadaanan ng hangin. Ito ang mga airways. Huwag po natin kalimutan na ang respiratory center ay nasa medala oblongata at pons ng utak. Ang mga allergens ay nakakapasok sa pamamagitan ng paglalanghap na dumadaan sa airways tulad ng sa ilong o bibig at dadaan sa windpipe o tinatawag na trachea, diretso sa bronchi or bronchus at bronchioles. Ang ibang allergens ay nakakapasok sa pamamagitan ng pagkain na kung saan ay naisama sa blood circulation hanggang makaabot sa baga. Ang mga allergens or antigens ay lalapitan ng mga dendritic cells at kilalanin ang mga ito kung ito ba ay kauri at kung hindi, ito ay ipapasa sa mga T-cells at ang mga T-cells ay makikipag-coordinate sa mga B-cells upang iproseso o i-synthesize ang invader allergens. Habang ginagawa ang synthesis process ay nagpapalabas ng cytokines upang sirain ang mga allergens. Ang synthesis process ay siya rin pagkakaproduce ng IgE or immunoglobulin E. Ito ay antibodies na nabuo para sa ganyang klaseng allergens. Ang IgE ay maihahalo sa daloy ng dugo upang makaabot agad sa airways na kung saan naghihintay ang mga mast cells. Ang IgE ay didikit sa mga mast cells at magsipaglabasan ang mga allergic reactions tulad ng histamine and leukotrienes. Ang cytokines ay nakapagpapamaga ng airways. Ang histamine and leukotrienes ay paninigas ng smooth muscles ng airways or spasm na tinatawag pagliliit ng mga airways. Meron ding pagkakabo ng plema dahil sa inflammation process. Ang mga sintomas ay ang wheezing sounds o tinatawag na pusang hinga, shortness of breathing, hirap sa paghinga, paninikip ng dibdib, lumalaking butas ng ilong kapag humihinga or nose flaring, panghihina at ginagamit ang bibig sa paghinga. Ang diagnostic test na maliban sa chest x-ray ay ang spirometry. Ang spirometry ay sinusukat ang kakayanang bilis na makapagpapalabas ng hangin at sa ganitong test ay malalaman kung gaano kadami ng hangin ang nabarado sa loob. Ang exhaled nitric oxide ay isang test na kung saan ibubuga ang hininga sa isang tube at masusukat ang nitric oxide. Kung mataas ang libelo ng nitric oxide, ibig sabihin ay namamaga ang airways. Ang resulta ng mga diagnostic test ay asthma na hindi natutukoy ang iba't ibang klase ng asthma. Basta ang resulta ay asthma. Matapos malaman ang diagnosis na asthma ay kinakailangang mag-review sa medical history ng pasyente at dito malalaman kung anong klaseng asthma meron ang pasyente tulad ng mga sumusunod. Adult onset asthma. Ito ay ang pagkakaroon ng asthma ng isang adult na tao dahil sa reaction ng immune system sa mga indoor allergens, factory allergens, environmental allergens, drug allergens at food allergens. Ang adult onset asthma ay hindi ibig sabihin na mula pagkabata ay meron ng asthma. Allergic asthma. Ito ay ang pagkakaroon ng allergic reaction sa mga indoor allergens, allergic reaction sa factory allergens, allergic reaction sa environmental allergens, allergic reaction sa drug allergens, at allergic reaction sa food allergens na nakapagdudulot ng asthma. Hindi lahat ng allergic reactions ay magkaka-asthma. Sadyang may ibang tao lang talaga na ang reaction sa mga allergens ay dumediretso sa asthma. Ang allergic asthma ay walang pinipiling edad, kasarian at panahon lalo na kung ang mga allergens ay nandiyan lamang. Ang exercise-induced asthma ay ito ang pagkakaroon ng pagkakakipot ng mga airways sa panahon ng paghahabol ng hininga sa bawat exercises na ginagawa. Dapat alamin kung ano ang kaya ng respiratory system ng mga exercises activities at tamang timing. Ang non-allergic asthma ay nangyayari sa panahon na masyadong mainit at masyadong malamig ang panahon na ang reaction ng respiratory system ay mapabilis ang paghinga, constriction of airways at iba pa. Ang occupational asthma ay dahil sa exposure sa mga chemicals, dust
at iba pa na meron sa pinagtatrabahoan. Gaano ba kalala ang adult onset asthma? Gaano ba kalala ang allergic asthma? Gaano ba kalala ang exercise-induced asthma? Gaano ba kalala ang non-allergic asthma? At gaano ba kalala ang occupational asthma? First, mild intermittent asthma. Ito ay kunting pag-aatake ng asthma. Mild na sintomas ay mas mababa sa 2 beses sa 1 linggo at ang mild na sintomas sa gabi ay mas mababa sa 2 beses sa 1 buwan. Second, mild persistent asthma. Ang sintomas ng asthma ay 3 to 6 times a week. Ang sintomas sa gabi ay 3 to 4 times a month. Asthma attacks ay pwedeng makakaapekto sa mga activities. Third, moderate persistent asthma. Ang sintomas ng asthma ay araw-araw. Ang panggabing sintomas ay 5 or more than 5 times in a month. Asthma attacks ay nakakadisturb sa mga gawain. Fourth, severe persistent asthma. May mga sintomas ng asthma gabi man o araw at nakakaapekto sa mga gawain. Ang magiging medical diagnosis na mga halimbawa ay ang occupational moderate persistent asthma, allergic severe persistent asthma, exercise-induced mild intermittent asthma, at iba pa. Ang mga medical management ay ang pagbibigay ng agarang gamot tulad ng short-acting beta-agonist na karamihang inhaler ang itsura. Ang halimbawa ay ang albuterol inhaler na nagpapalaki ng sukat sa mga airways o tinatawag na bronchodilator. Ang bronchodilators ay pangkaraniwang sintomas tulad ng nervous or shaky feeling, palpitations, trouble sleeping, stomach upset, and muscle cramps. Ang steroid, tulad ng prednisone, tablet man o hindi, ay ibinibigay upang ang pamamaga ng mga airways ay mabawasan o hindi lalala. Ang prednisone ay ibang anti-inflammatory na kapag iniinom ng pangmatagalan ay merong pagkakaroon ng weight gain, dizziness, headache, numbness, decreased amount of urine at iba pa. Anticholinergic enlarges the size of airways and common side effects ay ang mga dry mouth, hallucinations, constipation, trouble urinating, drowsiness at iba pa. Ang theophylline ay same action sa anticholinergic at ang side effects ay ang irritability, restlessness, abdominal pain, increased urination at iba pa. Ang nursing management ay naaayon sa ineffective breathing pattern, ineffective airway clearance, deficient knowledge, anxiety, activity intolerance, health-seeking behaviors, that's prevention of asthma attack, interrupted family process, and fatigue. Panoorin lamang po hanggang dulo upang makita ang diagramo para sa asthma. Hanggang dito na lamang po, daghang salamat, signing off, Bonggits!